Hello, pwede na kayo magsimula. Ako si Lanisha mula sa STEM 11. Ako si Daph mula sa STEM 11. Ako si Jinzy mula sa STEM 11. Para sa'yo, ano ang indigenous art? Para sa akin, yung indigenous art, isa to sa mga bagay na nagbibigay ng pagkakakilanlan sa isang lugar. Nanggaling pa sila sa mga ninuno natin, kaya pwede nila itong maging way para maikwento yung mga culture, history, and practices nila. Ito ay sining na dapat manatili dahil nanggaling ito sa ating mga ninuno. Bukod pa rito, ito ay isang kayamanan na may pagmamalaki at magdadala sa atin para makilala ang ating kultura. Ang indigenous art ay gawa ng mga indigenous na tao na lumilikha ng iba't ibang art gamit ang iba't ibang kagamitan upang ito ay manarawan na kanilang kultura. Para sa akin, ang indigenous art ay art na gawa ng mga katutubo mula sa iba't ibang tribo. Magbigay ka nga ng isa. Epic chant, so epic kong awit. Ang awardee sa kategoryang ito ay si Federico Caballero, na kilala din sa tawag na Dong Pedrin mula sa Kalinog, Iloilo. Banig or matlib. Naglalahad ng mga kulay at mga tradisyon ng mga katutubo sa Black. Ito ay gawa sa buri, pandanos or red leaves. Nakilalang gumawa nito ay si Estelita Bantilan na mula sa Sarangani. Katukong, isang salakot na gawa sa upo. Nakilalang gumawa nito na si Chupilo Garcia mula sa Abra. Ang mga secular religious art gamit ang wood, silver at iron na gawa ni Eduardo Mutok mula sa Apalit, Pampanga. Paano mo ito maiingatan at may pagpapatuloy sa mga susunod pang mga panahon, lalo sa banta ng globalisasyon at modernisasyon? Bilang isang estudyante, social media din yung naiisip ko na paraan na magiging pinaka-effective kasi marami na sa generation namin yung gumagamit nito. Ikalawa, naiisip ko rin na pwede kami magbahagi ng kaalaman para kahit konting contribution ay magkaroon kami sa pagpreserve ng mga indigenous art. At ikatlo, naiisip ko rin na mga kabataan tulad namin pwedeng magtatag ng mga organisasyon or samahan na pwedeng gumawa ng activities na related sa mga indigenous art tulad ng epic chants, textile weaving at marami mga iba. Nakadepende na ang mga kabataan ngayon sa social media o internet. Maaaring gamitin ang platform na ito para makapagbigay information tungkol sa matrimonyo. Pwede rin akong gumawa ng art gallery para ma-display o ma-preserve ang mga mat weaving na aming magagawa. Aking pag-aaralan ang history at kung paano gumawa nitong katuko. At ako ay mag-video o mag-vlog at i-upload sa social media upang malaman ng mga tao sa social media kung ano nga ba itong katuko at kung paano nito ay ginagawa. At ako ay magpaplano ng isang summer workshop kung paano gumawa nitong katuko. At para sa aking panawagan, para sa aking mga kapwa kabataan, kung willing kayo na matuto at magbahagi sa ating iba pang mga kapwa, sana ay piliin natin na pag-aralan ang iba pang indigenous art upang ating ito ay maalagaan at ma-preserve at mabahagi pa sa ating ibang mga kapwa upang ito ay maating maingatan. Mapagpapatuloy lamang ito kung ito ay ilalagay sa libro o internet upang ito ay maingatan sa mabilis na paglago ng modernisasyon.